Hello mga best! Welcome back again sa aring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share na inyong mga ideas and comments. Maraming salamat sa inyong shoutout and sana marami kayong natutunan dyan mga best dahil para yan sa inyo. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyo and mag-ikot muna ako ng sing-sing. Ganun fact. Ito na. Kutin natin ng maayos. So, andito talaga siya sa broken heart. So, sino naman ngayon dyan ang broken hearted? Sana gawin mo yung inspiration best na mag-moving forward ka na and sana may natutunan ka sa isang taong nananakit ng puso mo. Gawin mo lang na ano yon, isang leksyon. Dapat may natutunan ka dyan. Hindi ibig sabihin na nabigo kayo, eh wala na kayong pag-asa. Ano lang yan best? Hindi yan para sa inyo. May ganun factor talaga. So, diretso ako magbasa sa isa sa nag-comment dito. Napili kita best dahil interesting din yung topic mo. So, dear Ate Sally, I'm a gay. From, afam ko po is 9 months na kami. Meron kaming dalawang pagpunta niya dito sa Pinas. 8 months na yon. Ramdam ko namang mahal namin ang isa't isa. Nakita ko naman sa kanya yung time and effort niya na kahit pagod siya galing work, eh nag-video call kami via WhatsApp. He's from Denmark, 57 years old na po siya. At nakita ko namang sincere siya sa akin, pero pagdating sa pera, hindi talaga siya malapit. Hindi pa kami nagkita. Habang tumatagal, napamahal na siya sa akin at ramdam kong mahal niya rin ako. Isang araw, sinubukan kong sabihin sa kanya na wala na akong work. Message ako sa kanya, then nag-sinmood lang siya. Afternoon, nag-message ako ulit sa kanya, sinmood pa rin niya. 1 week na kaming hindi nag-uusap. Message pa rin ako sa kanya kung anong nangyari sa kanya, pati Facebook niya, nag-message din ako. Hindi na rin siya nag-sin sa message ko na dati-rati nag-reply agad. 2 weeks na kaming hindi nag-uusap. Ramdam kong ayaw na niya sa akin. Nangihinayang ako sa panahong ginugugol ko para sa kanya. Para maipakita kong tapat ang hangarin ko sa kanya at sabihing mahal ko. Mahal ko siya. Pero ngayon, sobrang panghinayang ko. Kung paano ko sabihin sa auntie ko na wala na kami. Wala na kaming dalawa. Hindi ko alam kung paano ulit mag-umpisa. Mag-umpisang muli. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Nanghihinayang talaga ako sa time and effort na ginawa ko para sa kanya. Nakakapagod yung mag-umpisang muli na ako na lang mag-isa. Hindi ko alam kung paano harapin yung bukas. Na dating kaming dalawa, ngayon harapin ko na lang na mag-isa. Sana pumapayuhan mo ako. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, best. Basahin ko muna yung may nag-comment under ng message mo. Si Sister Beryl Kinlog. Sabi niya, hello po. Buti po kayo tanggap. Baka hindi yun seryoso. Maghanap ka na lang. Sa'yo, biglang nawala. Ang sa akin nga. Ang dami na nga niyang plano, tapos biglang nawala. Napamahal na din siya sa akin. Akala ko siya na ang F ko for... Ang F ko. Isa po siyang teacher. Sinabi ko na lahat-lahat. Wala naman akong hinihingi sa kanya. Kaya nawala na ako ng tiwala sa kanila. But ngayon, naghahanap pa din ako. Try mo kaya sa site. Ito yung site na advice niya sa yung salihan mo best. Yung Ladyboy Kisses, isa yan sa site na sinuggest niya. At saka yung Filipino Kisses, dyan, try mo daw yan dyan best. So, God bless you, ayan. At nag-message ka anong site po. Yan po yung site na sinabi niya, Ladyboy Kisses. At saka yung Filipino Kisses. Kisses, Bisaya, Kisses.
cases. Yan, dyan mo daw yung site na yan. Try mo daw salihan yan, Bess. And sa'yo, maraming salamat sa pag-share ng opinion mo, Sister Beryl Kinlo. Gusto lang niyang iparating sa'yo na hindi ka nag-iisa na nabigo. Marami kayong nabigo, Bess. Marami kayong nabibigo. Bakit? Hindi yun pang para sa inyo. So, moving forward kayo, Bess. Kumbaga, dumating lang yun sa buhay niyo para maging part ng book of life ninyo. At sana marami kayong natutunan sa mga nagbabigo sa'yo. So, yung sitwasyon mo ngayon, Bess, is, ano siya, sabi mo, maga 9 months na kayo. At nung una, kahit pagod na pagod si Afa, may time and effort pa rin siya sa'yo para mag-video call kayo sa WhatsApp. Pero nung time na sinubukan mong sabihin sa kanya na wala na akong work. So, si Afam is parang ang bilis niyang nakagets na parang ano to ah, parang obligasyon to ah. Parang lumayo kagad si Afam. So, isa yun siya sa sinusukat niyo kung baka pera ang hanap mo sa kanya, habol mo sa kanya. So, nung time na sinabi mo yung totoo, nagsabi ka lang na wala na akong work. So, ito yung parang ano yun, pagsukat sa kung gaano siya katibay sa'yo. So, si Afam bigla siyang lumayo. Bigla siyang hindi na nag-message sa'yo. Sinalang niya yung message mo. Kumbaga parang, ay nako, parang habol ito. Parang ganun siya nag-isip. So, itong si Afam, it's obvious na wala pa siyang ganung tiwala sa'yo. Hindi pa buo yung tiwala at pagmamahal niya sa'yo. Sa ganung simpleng paraan, ganung simpleng dahilan, nawala siya. Kumbaga sa simpleng obligasyon, tinalikuran ka na kaagad. So, ito yung mga Afam na dapat mong ibasura at hindi mo dapat panghinayangan, Best. Magpasalamat ka sa Diyos at tinanggal siya sa'yo. Hindi siya para sa'yo. Hindi siya yung totoong nagmamahal sa'yo. Kasi kung totoo siyang nagmamahal sa'yo, nandyan pa yan. So, hindi na siya, sinisin na lang niya yung message mo. At ang dami mong message sa kanya kasi nag-message ka na dito, sinisin niya, tapos nag-message ka pa sa Facebook niya, sinisin na lang niya. So, lahat ng mga message mo, hindi na niya pinapansin. Yung iba, hindi na nga niya tinignan. So, wala ka na talagang halaga sa kanya. Ganun lang kasimple. Sabi mo, paano ko sabihin sa auntie ko na wala na kami? Simple lang ba? Sabihin mong totoong nangyayari. Hindi mo naman responsibilidad na kailangan mo talagang sabihin sa kanila. Buhay mo yan. Ikaw masusunod. Pero kung nahirapan ka sabihin, bakit ka mahirapan, Bess? Kailangan mo bang may ano? Kailangan mo bang magbayad sa auntie mo na kailangan ito ba talagang rules ng auntie mo? Auntie mo bang masusunod sa buhay mo? Buhay mo yan. So, anong mangyayari sa buhay mo is buhay mo yan. Hindi yan na buhay ng auntie mo. Buhay mo yan. So, kung sabihin mo man o hindi, wala rin silang ano, wala silang magagawa. Buhay mo yan. At kung huwag mong pahirapan ang sarili mo, sabihin mo sa auntie mo, auntie, wala na kami. Ganun kasimple yon. Hindi mo dapat pahirapan ang sarili mo. So, at hindi mo kasalanan. Kung wala na kayo na afam mo, eh hello, hindi siya para sa'yo, Bess. Merong mas nararapat sa'yo. At sabi mo, paano ko harapin yung bukas na mag-isa? Eh bago dumating si afam mo, Bess, ikaw lang din mag-isa, diba? So, nakaya mo yon. So, parang back to normal lang. Back to normal. Huwag kang matakot bumalik sa kung saan ka galing. At huwag kang matakot na magsimula. Baka dahil ito ang paraan para matagpuan mo na yung para talaga sa'yo. At huwag kang matakot na, paano ko harapin yung bukas na ako nalang mag-isa? Tandaan mo, bago na-meet mo yung afa mo, ikaw lang din mag-isa. So, nakaya mo yon. So, why not? Bakit hindi mo makaya ngayon? Ang afam na yun, dagdag problema sa buhay mo. At magpasalamat ka pa. At tinanggal siya sa buhay mo. Dahil mahal ka ng Diyos, merong mas nararapat sa'yo. Kung nakikita, napanood nyo yung iba kong mga videos about Ped Pattinson, si Ped Pattinson ay isa din siyang gay. At marami din siyang beses na nabigo. Hindi siya sumuko. Tuloy-tuloy siya. At meron siyang, nanghingi siya ng advice sa akin sa 1 year ago ata, I think. Nanghingi siya ng advice. Kasi merong talagang afam na gustong-gusto siya, pero hindi niya masyadong binigyan ng pansin. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ng time and effort yung taong talagang nabigay din ng time and effort sa'yo. Yung ma-feel mo na importante ka. So, yun ang sinunod niya. At yung afam na binigyan niya ng pansin, yun yung afam na thank you Lord, masabi niya. Bakit? Talagang financially and emotionally support, hindi talaga uhaw si Fed. Lahat ng gusto niyang bilhin sa buhay niya ay nabigay, nabilin niya dahil sa afam na yon. Sobrang bongga yung si afam, hindi talaga kuripot sa pera. Anytime na may problema si Fed, talagang nandun si afam. At ganun ang hanapin mo, Bess. He don't have to be perfectly like the afam pang Fed Pattinson, pero at least, thank you Lord man lang ang masabi mo. Itong afam mo, huwag kang mahinayang dyan. Ako, magparty-party ka pa, magpansit ka dyan. Pasalamat ka sa Diyos, Bess. Tinanggal siya sa'yo. Mahalin mo ang sarili mo.
At higit sa lahat, huwag niyong ipilit yung sarili niyo sa taong hindi kayo ganun kagusto. Kinawawa niyo ang sarili niyo, best. Tandaan niyo, ang future niyo nakadepende sa desisyon niyo ngayon. So, piliin niyo talaga ang affirm na mahal kayo. At importante kayo. At mahal kayo. At walang iba. Ganun ang piliin niyo. At pahalagaan mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Ingatan mo ang sarili mo para sa destiny mo na paparating na sa buhay mo. Para kahit paano, hindi naman siya lugi. May ganun factor eh. So, para kahit paano, maging proud din siya sa'yo. So, mahalin mo ang sarili mo. Stay beautiful, stay healthy. And pray to God. Kung ano man ang gusto mo sa isang affirm, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo si Lord. Na Lord, ito ang gusto ko, Lord. Ikaw na ang bahala, Lord. Gawin ko lang yung kaya ko. So, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, ganun ang gawin mo, guys. Mahalin mo ang sarili mo and be proud of yourself. At mag-move on ka. Bigyan mo ng chance yung iba. Kasi malay mo, sa iba mo pala mahanap yung gusto mo. At tinanggal ni Lord yan sa buhay mo dahil hindi siya ang para sa'yo. So, yung sabi ng kapatid natin, sumali ka daw sa Ladyboy Kisses, Filipino Kisses. Yan, try mo daw yung site na yan. At try mo rin mag-join dyan sa Christian Filipina dating site. So, lahat ng mga paraan, kumbaga lahat ng, kumbaga every ways na alam mo na pwedeng, posibleng dito mo matagpuan ang destiny mo, gamitin mo yan. So, ayun, good luck sa iyo, guys. And maraming salamat sa pag-share mo. Alam kong kaya mo yan. Matibay ka. Palaban ka. Nakaya mo nga yan noon bago mo namit ang affirm mo eh. Why not? Itong affirm mo, dapat he makes you feel better and stronger. Dapat meron kang natutunan sa ginawa ng affirm mo na, hey, hindi ko siya kawalan. I deserve somebody who loves me and takes care of me for the rest of my life. Yung kumbaga tanggap kung merong tanggap ka as a whole. At saka yung mga family mo ay mahal din niya. Ganun ang hanapin mo, best. Hindi yung kunting problema lang na wala na kaagad. What if mas malaki ang problema mo? Eh, mas lalo siyang mawawala. Eh, ngayon pala, nakikita mo na ang galit niya. Nakikita mo na yung silbi mo sa buhay niya. Ano bang silbi mo sa buhay niya, best? Kunting sinabi mo lang na wala na siya kaagad. Sinisin na nga lang yung message mo. Yung taong mahal ka, hindi nila kayang gawin yung sin ang message mo. Napakahalaga para sa kanila yung mga mensahe galing sa iyo. Pero kung ganyan ang ginagawa, sinisin na lang, ibig sabihin hindi ka importante. Hindi ka mahalaga o baka naiirita na yan sa iyo. Kaya wag niyo ipilit yung sarili ninyo. Tandaan niyo hindi niyo sila kawalan. Ang daming isda sa dagat, best. Tandaan niyo lang. Ang daming isda sa dagat. Ibig sabihin ang daming affirm. Kahit saang lupalop ka sa buong mundo, maraming affirm. So yung mga affirm na mga pasaway sa buhay niyo, ibasura niyo yan. Dagdag problema lang yan. Hindi tayo naghanap ng affirm para magdagdagan yung problema natin. Ganun lang yun. Ganun lang yung kasimple. Dapat na mahalin nyo ang sarili nyo. Walang unang magmahal dyan kundi kayo. Habang hindi nyo pa natagpuan yung destiny nyo, yung affirm nyo, is mag-enjoy kayo in life. Be with your family and friends. Gawin nyo yung mga bagay na nag-i-enjoy kayo. Tandaan nyo, pag nandyan na yung affirm ninyo, yung destiny ninyo is yung mga nakakasama nyo ngayon, hindi nyo na laging makakasama yan. Kasi tulad nung time ko, yung syempre naghahanap pa ako, syempre lagi kong kabanding yung family ko. Mga pamangkin ko, ganun. So, yung na-meet ko ang mister ko is, syempre, nandito na ako sa canteen ng mister ko. So, bago kami nakabalik ng Pinas, 5 years yun. It takes 5 years bago kami nakabalik ng Pinas. Pero, syempre, kausap ko family ko through video. Pero yung makabanding mo sila, hindi mo na magawa yan. Syempre, malayo ka na. At hindi naman tayo umuutot ng pera para pabalik-balik tayo. Ilalim na ngayon, ay pandemic ngayon. So, enjoy your life with your family and friends habang hindi nyo pa natagpuan yung destiny ninyo. Ganon yun. So, magpasalamat ka sa Diyos, best, and pray to God na sana ibigay na sa'yo ni Lord yung destiny na gusto mo. Minsan, ibibigay nga sa'yo higit pa sa pinag-pray mo eh. Kasi alam ni Lord niya, deserve mo yan. So, maraming salamat sa pag-share mo, best. At tandaan mo, dapat na-inspired ka dun sa affirm mo para magiging stronger ka. Stronger than before. Ganon yun. Maraming salamat sa pag-share mo. Magbasa muna ako ng message dito kay Sister Beryl Kinlog. Hello po Ate Sally, thank you po ng marami sa pagbasa ng comment ko at sa pag-advise. God bless po sa inyo always. Maraming salamat Sister Beryl Kinlog. And kay Maribel Ebella, marami talaga akong natutunan sa iyo Ate Sally po. I have fiancé African po. So good luck sa iyo, Bea. Sana kayo na talaga magkatuluyan. At tandaan nyo, habang yung affirm nyo ay hindi nyo pa napangasawa, hindi pa kayo pinakasalan yan, huwag kayong magtiwala ng buo. Kung siya, siya. Kung hindi, is hindi. Yan lang yung paraan para matibay kayo at hindi kayo mahirapang mag-move on pag nawala yung affirm ninyo. Kay Glory Del Rosario, nakasali na ako dito sa Christian Filipina, pero
hindi ko alam paano kung may mag-message sa akin. Saka, bakit pag pagbubuksan ko, sabi, kailangan mag-upgrade. So, ang sagot dyan is, hindi mo alam kung paano kung may mag-message sa'yo. Makikita mo naman yan, best, kung may mag-message sa'yo. At replyan mo ng wink, may wink dyan. Kung masend yan, ibig sabihin nag-upgrade yung si Afam. At sabi mo, paano, bakit pagbuksan ko, kailangan ko mag-upgrade? Si Afam, no, hindi pa yung nag-upgrade. Ganun lang yon. Pag nag-upgrade na yung isa sa inyo, pwede na kayo mag-send ng message. Ganun. Halimbawa, pag nag-send ka ng message kay Afam, na-send siya, ibig sabihin nag-upgrade yon si Afam. So, sa'yo, pag buksan mo, sabi daw na mag-upgrade. So, hindi pa upgraded yung si Afam. So, either mag-antay ka, bes, na may mag-message sa'yo, at replyan mo ng wink, or either mag-try ka mag-message sa kanino dyan na gusto mo. Mali mo, yung na-typean mo is nag-upgrade na siya. So, masent yung message mo ang lola niyo. Kay Sister Melinda, yan. Dear Ate Sally, isa ako sa napakaraming tagapakinig ng iyong programa. Problems ko po. Ng programa. Ang problem ko po sa mga AFAM na nakilala ko sa Facebook dating site, 1 week pa lang humihingi na ng Apple card. Ayaw din mag-video ko. Dapat ba akong maniwala sa na love niya ako? Ayan. So, yung mga ganyan, basta ayaw mag-video call, ang mga seryosong AFAM at mahal ka, mostly, most of the time, ang gusto nilang magawang unang-una is makita ka personally in video call. Siyempre, in personal life, hindi nyo mamit ang isa't isa. Pero so, through video call, is mamit nyo ang isa't isa. Mostly, ganyan ang gusto ng mga seryosong AFAM, mag-video call kayo. Kung hindi sila busy, meron kang time, ikaw, at meron din siyang time, mag-video call kayo. Yun ang pinakagusto nilang gawin. Pero itong, mahal kita, pero ayaw kang makita sa video call, hello? Hindi na yan masyadong effective, best. Parang lumang tugtugin na yan. Hindi ka ganun kasi hindi yan ganun kaseryoso sa iyo. Huwag kang magtiwala diyan. Mag-ingat kayo sa mga AFAM na kausap niyo diyan. Mahalin niyo ang sarili niyo, best. Tandaan niyo yan. Kay Sister Mawanites, mapagpalang araw si Sally yung AFAM ko. Kahit kailan di rin nagsabi ng I love you, pero nagpapadala ng pera kahit di ako nanghingi. So, yung AFAM hindi nag-I love you. So, hindi naman lahat ng AFAM nagsabi ng I love you. Pinapakita nila sa gawa 'yan. Pero, boyfriend mo na ba yan, best? Ano bang mostly ang sinasabi niya, I miss you? Kasi most of the time, sa mga AFAM talagang seryoso at mahal ka, madali lang nila sabihin yung I love you kasi. Pero hindi ibig sabihin lahat ng nag-I love you sa inyo, ay seryoso yan. Maraming iba dyan na madali lang magsabi ng I love you dahil bisyo na to. Ugali nila at gawain nila. Makikita mo yung AFAM na nagsabi ng I love you at kasama yung gawa. Makikita niyo yan, yung hindi kayo uhaw sa atensyon, laging may time and effort sa inyo, at magsasabi talagang I love you yan. Pero kung hindi naman siya nagsasabing I love you, pero time and effort ay nasa sayo, eh sakyan-sakyan mo lang yan dyan, best. Go with the flow. Kung siya ang destiny mo, is siya talaga. Ayan. Kay Maddie, thank you po Ate Sally sa pagbasa ng comment ko, and thank you din Ate Sally sa pag-advise sa akin. Yes po, hindi po ako mag-give up sa love at antayin ko po ang destiny ko in God's perfect time. Ganun yun, best. Enjoy nyo lang yung sarili nyo habang hindi nyo pa na-meet yung AFAM ninyo. Kasi pag once na meet nyo na yan at dalhin na kayo sa country nila, so hindi nyo na makabanding yung mga family at friends nyo dyan. So kay Diana Kabansa, good day si Sally para sa Sandra. Nako, basura mo na yun, best. Kasi yung una pa lang, pag interesado yung AFAM mo, makikipag-video call na yan agad. Hanap ka ng iba, huwag kang mag-aksaya ng time. Pray ka lang kay God. So, sama, best. Huwag kayong mag-aksaya ng time and effort nyo sa AFAM na hindi naman nila deserve yon. Kay Diana Kabago, day si Sally. Thank you for reading my comment. I'm happy to hear your voice and advice. God bless your vlog. Keep safe, everyone. Maraming salamat, Sister Diana Kabansag. Ayan. Mahalin nyo kasi ang sarili nyo, best. Huwag kayong padala porque AFAM yan, eh, maging atat kayo. Naku, hindi lahat ng AFAM ay karapat-dapat yung bigyan ng time and effort. Mayroon dyan. Naglalaro lang or kaya naghahanap lang ng pwede nilang mapaglaruan. Mary Ann Bed, tama ba yan, best? Kailangan ko po bang mag-upgrade para magka-message sa Christian dating sites? Thank you po. Kung gusto mong mag-upgrade, best, hindi naman kailangan talaga. So marami talagang kapatid natin na hindi naman sila nag-upgrade, nakatagpo sila ng tamang AFAM dyan. Ay mag-upgrade ka lang if ever na gustong-gusto mong mag-unang mag-message sa AFAM na hindi masent yung message mo. Kasi si AFAM hindi pa yung nag-upgrade. Pero kung mag-send ka ng message, tapos na-send siya, na-send, ibig sabihin nag-upgrade yung AFAM. Or kung kaya may mag-message sa'yo, reply mo ng wink, may wink dyan. Pag na-send yung wink, so okay yun, ma-feel ni AFAM na interesado ka rin. So maraming paraan, hindi mo naman kailangan mag-upgrade dyan. Kung wala kang budget, kung ikaw yung tipong, wala akong budget yan. Pero kung ikaw naman yung merong extra, then why not? Kung alam mo naman na
isa din yan sa size na ang dami na talagang nagtagumpay dyan. So, hindi naman masamang mag-try, mag-spend ng money kung alam mo naman na maganda yung kinalalabasan. Kung feeling mo may extra pera ka dyan, so why not? Kay Sharin Tejerero, Tejerero. To sender, basura mo na yung afa mo na yan. Pag ang afa mo na gusto ka, ay nako. Palagi ka niyang i-video call at mabilis pa sa alas 4 mag-reply yung mga yan sa mga message mo. At tatyan na mag-reply sa mga message mo yan. So, parang based on experience yan sa iyo, best. Tama naman, kung mahal kayo ng afa mo, ang simpleng mensahe mo, napakahalaga para sa kanila yan. Kay Chi Agustin, meron din po ang afam, bago pa lang kami. So, go ka lang dyan, best. Kung okay yan, why not? Try mo lang yung, ano, ituloy-tuloy nyo lang yung mga afam nyo na feeling nyo okay talaga. Kay, ayan, kay Sister Lucy de la Victoria. Hi sis, kumusta? At ingat kayo palagi. Sana next time na vlog mo sis, pakiikot yung ring mo para sa akin. Gusto ko lang malaman na may pag-asa ba ako kung mag-sign up ako sa dating site. Pasensya na si Bisaya tayo. More blessings and God bless. Shoutout sa mga Bisaya dyan. Kutin nga natin ang sing-sing para sa iyo, best. Andito ka naman sa crown. So, makahanap ka ng afam, best. Na nasa kanya kung galing hanap mo. Chance, lahat ng mga paraan na alam niyong posibleng dito niyo matagpuan yung afam niyo, gamitin niyo yan, best. Mag-sign up ka sa mga dating sites, best. At isali mo na rin yung dating site na meron ako sa mga videos ko. I-click mo na lang yan. So, parang kumbaga, opportunity yan. Parang pagkakataon na to. So, i-grab mo yung opportunity na yan, i-click mo yan at mag-sign up ka rin dyan. Who knows? Lahat ng paraan gawin nyo. Kumbaga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pwedeng any sites, matagpuan mo yung perfect destiny mo, at least may ginawa kang paraan. So, tuloy-tuloyin mo lang, best. Makatagpo ka din. Ayan, shoutout sa inyong lahat mga best. Ito lang muna kasi haba. Take care and stay safe sa inyo. Good luck and God bless.